Welcome to a Mother's Day special of Tribunal's Spotlight, and we are here again, your host. I'm Luis. I'm David. And today we're gonna interview Sia. Sia, you might know her from The Miracle in Cell Number 7, and her mother, Mommy Christy Bernardo. Okay, let's go. Let's go. Kamusta po muna kayo? Kamusta po kayo? Ano pong ginawa? Okay. Ano pong ginawa niyo today? Ano oras na ba? Five. Luto. Ano po? Nagluto po si Mommy, tapos meron akong dinagdag sa mga sa journal ko kasi I'm actually starting my own journal so that the next generation can read the journal that I made today para maging aware sila na itong year na to nagkaroon ng coronavirus para just in case lang may mangyaring similar na in the future, magiging aware sila dahil dun sa journal na ginawa. Haba naman ang sagot. Okay lang po. Mommy Christy, ano pong feeling na meron kayong ganyan ka-aware na anak? Siguro po kasi sobrang, hindi lang siguro sa pagiging artista niya ako yung proud sa kanya eh. Kasi parang mas nakikita ko po siya na gumagawa siya ng mga bagay sa community. Hindi si politics kasi hindi kami rin mahilig sa politics eh. Siguro charitable institution, ganyan. Kasi mahilig po talaga siyang magkaroon kami. Pangarap namin pareho na magkaroon ng charity organization. So, natutuwa po ako na yung pangarap ko, pangarap na din. Hindi ko siya tinuruan na gustuhin niya yon, pero sobrang, siguro po isang gift yun para sa isang mami na yung dream ko, dream din ng anak ko kahit na hindi ko siya tinuturuan kasi ako po talaga gusto ko, gawin niya kung ano yung gusto niya. Kasi alam ko, dun mag-excel ang bata kapag hinayaan mo siyang gawin ko ano talaga yung hilig niya. So sobrang grateful po, isang napakalaking gift para sa isang mami na kagaya ko na yung pangarap ko ay ginagawa ng anak ko. Ilan po ba sila magkakapatid? May kuya po siya, si Liam. 1 year older lang po. Dalawa lang po sila. So, ako na? So, in terms po dun sa, di ba po sobrang superstar na po ni Sia, what is it like to be the mother of a superstar po? Of a child star? Gaya po nung sinabi ko rin kanina, I don't really see her like that eh. Ang nakikita ko po talaga sa kanya, magandang nagagamit na yung platform na isa siyang artista para magawa namin yung mga gusto talaga namin gawin. Kasi talaga pong, actually nagpaalam na nga po ako na hindi na dapat mag-artista si Sia. Dapat mag-charity na lang kami. Pero, bigla pong napunta sa kanya yung role ng Miracle Cell. Apo. Hindi ko mahindian. Ipaalam na po ako noon eh. Dapat paalis mo kami. So, hindi ko alam na magiging okay pa lang masyado yung movie na yon. Yun nga po, dun siya mas nakilala pa. Kaya, siguro isang blessing din. Kaya, sobrang thankful ako na dahil meron siyang ganun, mas maririnig ng mas maraming kabataan yung boses niya. Dahil kilala nila siya. Siguro po, that's how I look at it. Mami, yung tanong ko, saan mo pinaglihi si Sia? Ito nga rin po matandaan eh. Kasi ang alam ko lang po, nag-aaral po kasi ako noon sa England eh. Buntis ako sa kanya noon. Baka naririnig na yung mga tinuturo nung habang nag-aaral ako. Pinagtitinginan ako ng mga klase ko kasi nga po buntis ako sa kanya. So habang may asawa ako, may anak ako, nag-aaral din po ako noon. Kaya baka kung ano yung mga narinig niya, nakita niya. Kasi di ba sabi raw yung mga baby, naririnig nila yung ano. Yung mga nasa labas nila, yung ginagawa ng nanay nila. Yes po. Puro study po kasi talaga ako eh. Kahit nung hindi na ako nag-aaral kasi dalawa na yung baby ko. Sobrang mahilig ako mag-aaral. Kaya basa ako ng basa, kaya siguro nadala rin niya, nakita niya sa akin na gano'n. Naramdaman ko po talaga yung love ni Mami sa akin nung kahit nasa tiyan pa lang niya ako. Wow! Sobra naman yun. Maiyak ako rin. Ayun, dun pala. Ano pala next start? Alam so, mo na. Ako.
Ano pong mga naturo po sa inyo or advices sa pagpapalaki ng anak kay Sia? Paano niyo po? Ano po yung pagpapalaki kay Sia? Ang pagpapalaki ko po sa kanya, kahit nung bata siya, I just let her explore whatever she wants and I ask her, I always tell her to question everything. Sabi ko, lahat ng sinasabi ng mga tao, minsan ang hirap paniwalaan kasi syempre lahat tayo mga tao lang nagkakamali. So sabi ko, dapat may sarili kang isip, may sarili kang opinion, may sarili kang daan na gusto mong puntahan. Kahit akong bilang nanay mo, pag nakita mong mali ako, questionin mo ako. Palaging ganun, yung lagi ko sinasabi sa kanya na lahat na nakikita mo, minsan hindi totoo yan. So medyo harsh nga eh, pero gusto ko kasi kita niya yung reality eh. Ayokong puro maganda lang yung nakikita niya. Gusto ko kita niya yung both sides. Siguro to equip them, to also equip her pag in the future na makita niyang parehong side ng mundo na hindi lang puro maganda. Para aware siya. Para mas, para sa akin kasi mas magiging streetwise siya pag ganun. Mawala man. She can survive. She can be a tough person. Sa age niya po ngayon, ma'am, gaano po siya ka-curious sa nangyayari po ngayon, everything? Ay, actually, para ko po siya naging best friend. We discuss everything from politics, from planet Earth, from history, from... Kasi po, ako hindi ako nasasa... Hindi po ako kasi satisfied na school lang yung nagtuturo sa kanya. So, every day, we have 1 to 2 hours na tinuturoan ko sila ng random subjects na gusto kong matutunan nila na ako mismo yung nagturo. Pwedeng survival technique, pwedeng planet Earth, pwedeng history, pwedeng society. Pati nga po yung sa Hollywood, kung ano yung mga ginagawa nangyayari sa Hollywood, kinukwento ko sa kanya yung mga The Fall of Hollywood na sabi ko, kasi gusto niya sana mag-Hollywood rin siya. Sabi ko, I'm not really sure if that's for you. Kasi ito yung katotohanan na nangyayari doon. Hindi lang yung nakikita mo, Disney, maganda. So, kailangan alam mo lahat yan. So, ikaw mag-decide ngayon, gusto mo pa bang pumunta? So, yung ganun po, talagang para kaming magkaibigan. Siguro, I never had really a best friend na masasabi. Kaya parang, it's a gift from God na He's given me someone like Sia to be my best friend. Actually, siya nga po taga-advise ko eh. Pag nagkakamali ako, she tells me. Siguro po dahil mature kami mag-usap, kaya talagang naging mature din siya. I'm not sure whether that will be good for her. Pero ewan ko yung kasi yung nakasanayan ko na rin mula nung bata siya eh. Dahil nga siya lagi yung kausap ko. Kaya naging matured siya. So ma'am, sabi niyo po siya, si Sia yung nag-a-advise sa inyo. Ano po yung recent advice niya sa inyo? Like lately lang. Actually, nashock ako nung sinabi niya to sa akin. Sabi niya, Mami, di ba ang talitalino mo? Bakit yung pinaka-importanteng decision na gagawin mo? Bakit nagkamali ka doon? Kasi divorce kami ng daddy niya. Sabi niya, bakit daw hindi ako naging matalino sa pagpili ng magiging asawa ko. Sabi ko, hindi naman kasi lahat perfect. Minsan, talagang ganun. And I'm not, I don't regret anything na nag-asawa kami ng daddy niya, naghiwalay kami. Talaga lang may mga differences lang kasi British yung daddy niya. So, hindi naman din bad yun. So, para sa akin, sinasabi ko pa rin sa kanya na, kung may mangyari man ganun, okay lang, pwede ka nang mag-asawa ulit. May divorce naman, divorce kami sa England. Although wala na akong balak, so, ayun, ganun siyang mag-isip, ganun siya ka-ano, ganun siya ka-mature. Ako na ba? close po ba sila ng brother niya? Sia, close kayo? Sobra po. Ano pong different, pinagkaiba ng kuya niya and si Sia po? Yung kuya po niya, sobrang tahimik lang. Ayaw niya ng camera, kaya wala siyang masyadong picture. Sobra siyang mahiyain. Pero sobrang gwapo niya. Yeah. Para siyang artista. Kinukuha lagi siyang artista, pero sobrang kasi hindi... Sobrang konti nga po ng mga pictures niya kasi lagi siyang tumatakbo, takot na takot siya sa camera. Ayaw niya ng camera. Pero matalinong bata, gusto niya maging scientist. Dati po astronaut, pero ngayon scientist na. So, doon ko siya susuportahan kung ano yung hilig niya. So, si Sia magpapa-advice. Sia na open mo kanina, gumagawa ka ng journal. Ano yung pinaka-latest na journal na nagawa mo? Pwede mo bang pakita sa amin? And share sa amin? This quarantine, I've been doing a lot of
books about different kinds of stuff. Journal, mas journal. Ito po, mga iba din mga activities ko rin po dito. Parang ito rin po parang pinaka-journal ko din kasi sinusulat ko rin dito yung mga iba't ibang story. Ito po yung latest. Mm-hmm. Pwede mo yung... ba i-share sa amin? Pwede mo kaming... Po? Pwede mo bang share. Basahin sa amin? Di ba may recently you made the parang storytelling para sa mga kids? Opo. Siguro ito. Ito po, kasi gumawa po ako ng how to protect yourself from coronavirus. Tapos, ito po yung physically, tapos ito po yung emotionally. So, dun po sa physically, yung mga follow cough etiquette, yung mga wash your hands, yung mga ganun po laging magmask. Tapos yung sa emotionally, para po kasi sa akin, mag-listen ng music because I think that that will really help to keep you happy during these tough times. Tsaka, relax yourself and don't worry about the stress in life. Tsaka, cook something good for yourself. Ako po lagi kong ginagawa yun. Tsaka, learn more activities and do the things that will make you happy because we have the gift of time. Kasi para po sa akin, yun po talaga yung parang blessing sa amin ng family ko din po ngayong quarantine. Tsaka, yun po, enjoy the gift of time and learn the things that you haven't learned. Kasi maganda, kakaiba po talaga kapag kagaling sa nanay yung turo kaysa naman. Kasi para hindi lang puro sa school yung mga natututunan natin, yung mga math, para meron din tayo sa galing sa nanay natin. So, yun nga po, tinuturoan niyo din po si Sia. Ano po pong ibang bonding moments niyo po ngayong quarantine? Minsan po nagbe-bake kami, minsan nag-cook kami ng, mahilig po siya magluto. So, kahit mawala ako, I know that she can survive. She can cook na sinigang, she can cook adobo, she can cook yung mga talaga pong lutong pang matanda. Ano pong favorite mong lutuin? Ano ba favorite mong lutuin? Favorite kong lutuin? Mahilig po kasi ako mag-bake eh, ng mga muffin, ng mga brownies, ganun. Tsaka, favorite ko po, luto. Favorite ko po kasi sinigang, kaya yun talaga yung pinapractice kong i-master. Wow. Kamusta naman? Tsaka, parang po ngayong Mother's Day, eto po nagpa-plano po ako ng mga luto po po para kay para sa Mother's Day. Kasi bala ko po siyang luto. Bala ko po na mga favorite na food mula breakfast hanggang dinner. Tsaka marami po talaga akong mga surprises sa kanya. Di pa po niya alam. Ay, abangan niya, mami. Abangan niya na sa Sunday na. Ako lagi po yan. Every Mother's Day po yan. Birthday ko, Mother's Day, Christmas. Alam niyo po bang October pa lang? Sa 10 na regalong nagbalot sa akin ni Sia na siya ang nagbabalot, siya ang nagbumibili, nagpapasama siya sa PA ni kanino para hindi ko nakikinibili niya. Pag Pasko, so, ang dami-dami niyang regalo sa akin. Hindi ko in-expect sa ilalim ng kama na may 15 pala akong kagapalo nung last Christmas. Yun po. So, pagka-sweet po niya. Siguro dream daughter po talaga siya. Hindi ako sinerte sa lahat, kaya siguro po talagang ang binigay sa akin yung daughter na nandun na lahat. Best friend. Nandun ko na rin siya. Kasi siya yung nagpo-provide sa amin eh. Parang ito na po lahat eh. Siya na talaga lahat. Ngayon po, Mother's Day, sobrang dami pong family. Kasi po, before, nung mga 5 ako, 6, parang laging mga letter lang yung binibigay ko. So, parang ngayon, mas marami na akong space para mag-think na mga iba pang mga pwede kong surprises kay mami. So, marami po talaga akong balak kay mami ngayong Mother's Day. Mami, tanong ko lang, sa lahat po ng ginawa sa inyo ni Sia, ano pong pinaka-tumatak sa inyo or pinaka-memorable gift or gesture na ginawa po ni Sia sa mga gifts? Memorable gift? Siguro po yung mga cards niya na sobrang pag binasa ko, naiiyak talaga ako kasi hindi ko ina-expect na alam na lahat. Yung kaya nga po na nag-ilan, sabi niya doon, Mami, give up mo lahat kahit na may pagkakataon ka na mas maging maganda yung career mo, iniwan mo lahat yun para sa amin.
Kaya sobrang na-appreciate ko na kami yung pinili mo sa halip na meron kang ganun. Alam niya pala lahat yun kasi hindi ko po sinasabi yun sa kanya eh. Naririnig niya pag nasa phone ako or alam niya yung nangyayari. Aware siya sa lahat eh. She doesn't miss a trick. Sa buong room, pag kami mga tao dyan, alam mo lahat kung sino yung ganito, kung anong ginagawa ni ganito, pag uwi namin ng bahay. Siya po yung taong talagang alam na lahat. Yung aware siya sa paligid niya. Kaya parang, para siyang maraming radar. Parang wala siyang nami-miss. So, yun po, yung mga cards na binibigay niya. Itong last Christmas, yung isa sigurong gift na nasa bookstore kami noon, tinitingnan ko yung book na yon. Tapos sabi ko, medyo mahal, eh, andami ko ng dalang book. Nakita niya na hindi ko binili yon. Sabi ko, wag na to. Sabi niya, eh, di ba gusto mo yan, mami? Sabi ko, hindi, ayoko na yan. Okay, hindi ko na rin masyadong gusto yan. Kasi nga, kinulang yung dala kong cash. Marami na akong binili book. Mama, nagulat ako na nung Pasko binuksan ko yung isang regalo ko, yung book na hindi ko binili, yung Mother Teresa biography, mahilig ako sa biography. Bigla ako na lang pagbukas ko nung gift ko, gift pala na yun sa akin. So ganun po siya ka-thoughtful. Alam niya yung mga kailangan ko, alam niya yung gift. Sa kay daddy, hindi na yan kasi daddy. Oo. Alam niya po yung mga, hindi siya basta nag-gift lang. Talagang meaningful yung gift niya na hindi basta-basta lang na gift. Talagang maiiyak ka sa mga regalo na. Maiiyak. Mami, sabihin natin na hindi nag-artista si Sia. Anong parang dream mo maging si Sia? Kumbaga, do you want her to be a nurse, philosopher, everything? Actually, wala po talaga akong dream sa kanya kasi nga po gusto ko talaga yung gusto niya. Pero, ang nakikita ko sa kanya, sa tinatakbo ng ginagawa niya, parang Greta Thunberg, parang ganyan. Parang malala, tipong ganyan po. Pero sa environment siguro, tsaka sa pagtulong sa kapwa. Kasi yun talaga yung gusto niyang anuhin eh, more than pag-aartista. Anyway. Siya, tanong ko lang dun sa lahat ng, di ba gumagawa ka ng journal, ano yung pinaka nagustuhan mong isulat or gawin? Pinaka-favorite? Pinaka-favorite mo. Hello. Ito po. Ito po. Ginagawin mo yan? Ano ko the drawing niya? Hindi. Ang gandaling. Ano? Notebook. Design pala. Makamot sa mami yun. Sample niya. Kasi po may mga chapter-chapter po kasi ito eh. So ito po yung... ito po. Medyo marami na rin akong nasulat. Doyan. Dito na sa mga list. Ano yung idea? Sige. Pati yan, alam mo yung... Chapter. Ano na pala yung nagsara ang ABS-CBN? Ito po yung chapter 10. Sige po, pwede mo share? Pwede niyo po bang i-share? Sige, as a kid, natin ko ano niya. How to see a... Po dito yung date, nilagay ko today is May 5 and ABS-CBN shutted. And ayun po, so nilagay ko din yung mga emotions ko na sobra din ako. And ayun po, so... Sana hindi si President Duterte. At pinaka-latest ko dahil... Parang hindi po pwedeng basahin, ito na lang pong isa. Sige po. Ito pong chapter 11. Ito po kasi na-board lang po ako yan. So sinulat ko lang yung mga pangarap ko paglaki ko. So nilagay ko chapter 11. Tapos, when I grow up, I want to be a director and have my very own forest in my house. And I want to have a monkey, a snake, 6 dogs or more. And a turtle, some fish, and a rabbit. And lastly, some hamsters. Kasi sobrang hilig ko po sa animals. Gusto ko yung mga aso ko pakalat-kalat, yung mga monkey ko pa-swing-swing. Kaya gusto ko po ng forest para marami ako malagay ng mga animals. Tsaka, I want my house to be an aquarium na parang nakapaligid sa malaking aquarium. Tapos, when I grow up then, pagka nasa college na ako, yung tatanggapin kong course
is film tsaka environmentalist tsaka I want to have my own campaign tapos to travel the world. I would buy a school bus and take out the chairs and put full-size queen bed in the bathroom. Tapos, sayin po, so, lagi ko po dito, lagi po ako nagsusulat dito everyday. Nung last Easter din, nilagay ko yung sa chapter 8 ko, yung Easter. Tapos, ayun po, so, hindi pa po talaga siya napupuno, pero bala ko po talagang bumili na ng isa pa kasi halos mapupuno na po siya. So, Sia, nasabi mo gusto mo maging director. So, sabihin natin, director ka na. Anong gagawin mong movie after this COVID? Anong actually po, totoo lang, gusto ko po kasi yung movie ko, paghahandaan ko po talaga ng years. Yung talagang pag-iisipan ko ng mabuti para makiklik siya, maraming manunood, tapos yung may years ang preparation. May makabuluhan siya, tsaka hindi po talagang movie ang gagawin ko. Gusto ko po yung documentary film na parang si David Attenborough. Kasi parang sobrang nakakatuwa lang na makita na meron pang natures na sobra akong natutuwa pagka while I'm watching David Attenborough's documentary films. Kaya yun po talaga yung gusto ko. Hindi po yung mga drama movies, yung mga horror. Ayun po. Tapos gusto ko talaga magpipray lang ako para matanong ko kay God or kay Jesus kung ano talaga yung dapat sa akin na i-document ko. Sa kausapin mo siya. Oras natin. Mahaba pa naman. Okay. Mami, paano niyo po, ay paano po nag-start yung journey ni Zia as a star? Paano niya po na-develop yung pagkahilig niya po sa pag-acting, singing, pagkanta? Po kasi nag-aral din po ako ng film sa England. Lagi ko po siyang experiment. Lagi pong may camera ako sa bahay. Siguro doon nag-start po yun. Na basta't nakaharap na yung camera sa kanya, nagpapakute na siya. Kahit bata pa po, ganda kami noon. So, nung pong napadaan kami sa ABS noon, dumadaan lang po kami noon eh, may pila. Tapos sabi ko, pabalik na po kami ng England noon eh, nagbakasyon lang kami dito. Sabi ko, ano pong pila yan? Sabi nila, ano daw yung sa Minimi. Sabi ko nga, Little Miss Philippines. Ay, hindi po, sa kabilang channel po yun. Kasi ang alam ko, Philippines eh. So, di sabi ko, pareho rin, parang ganun din. Sabi ko, parang gusto kong makita yung anak ko sa TV bago kami umalis, bumalik. So, yun po, pumila kami doon. Kaso nung pagpila namin, nung pinapakanta siya, ayaw niyang kumante, hindi siya kumanta. So sabi ko, naku nga ba ng pinilahan natin? Sabi ko, ba't di ka kumanta? Siguro nagulat siya, ang daming tao, ang daming camera. Buti po tinawagan pa rin kami. Siguro nakita nung ano na may potential din dahil maano naman siya nung hindi pa siya pinapakantay, nakikipagkwentuhan siya dun sa mga ano. Tapos napagalita nga ako eh kasi sabi nung ano sa akin, kung ayaw kumanta. Sabi ko, kaya kanta, kanta, gumaganon ako. Di siya talaga kumanta. So yun po. Buti tinawagan kami, tapos nung tinawagan kami, yun, doon na nag-start. Hindi ko akalain na last batch na po kami, tapos siya pa yung naging grand winner. Nanalo siya ng House and Lot when she's fine. Kasi siya yung naging grand winner nung show na yun. Kaya sobrang, hindi ko in-expect. Tapos dire-diretso na nga po, kinuha na siya doon sa segment sa Showtime. Naging kasama siya ni Billy at ni Bong doon sa sarili nilang segment. Kaso na ano po yung Aldab noon eh, kaya natanggal yung segment na yon. Pero kung wala sigurong Aldab, nagdire-diretso na siya that time. Medyo nahinto kami noon after noon eh, kasi nawala kami ng ano sa Showtime. Pero kinuha pa rin siya kung saan-saan, kaya hindi pa rin kami nahinto. Nagstay na kami dito kasi sabi niya, Mami, gusto ko mag-artista ako. Gusto ko nasa TV ako. Kasi nag-enjoy po siya eh, naglalaro lang siya doon. Parang hindi siya nag-work. Pag nasa TV kami, laro lang siya ng laro. Nag-enjoy lang siya. Hindi siya kailangan pilitin or sabihin na, oy Sia, gawin mo to. Kasi alam na po niya, alam na yung gagawin niya. Kasi doon na rin siya natutong magbasa ng script. First time po siya natutong magbasa sa Home Sweetie Home eh, nung nag-guest siya. Hindi niya pa nga alam yung script niya. Habi ko, naku, hindi pa po siya marunong magbasa. Ayun, tinuruan ko. Habi ko, Sia, eto ganito yung pagbinasa mo to. Doon siya unang nakapagbasa. Hindi sa school actually. Sia, tanong ko, di ba mahilig ka sa animals? Random. Oh, random lang. So, di ba mahilig ka sa animals? So,
kung may ihahalin tulad kang animal sa mami mo, anong animal yun? Wow, ganda ng tanong na yun. Kung may ihahalin tulad kang kapareho ko na animal. Siguro po, kapag pagka sa mga tough times, siguro si mami para siya nagiging tiger. Wow. Dahil sobrang tapang ni mami na para po siyang lalaki. Kasi warrior. Parang ko siyang daddy na mami din at the same time. So, dahil hindi namin lagi kasama si daddy, kailangan niya maging ganun ka-brave din na para siyang boy at babae at the same time. Pero pag nasa bahay kami, sweet lang siya, para siyang aso na na sobrang sweet lang, tapos mahilig mag-cuddles. And ayun po, so dalawang personality po siya, isang tiger tsaka isang dog. Oh. Pero po, sa gitna rin nun, para din siyang peacock kasi colorful din yung buhay namin. So, para po, tatlong animals. Pang Miss Universe agot mo. Actually po, ano pong favorite nyo sa isa't isa? Ang favorite ko po kay Sia, super, super, super sweet niyang bata. Sobra. Pagpagod po kami, galing kami sa shoot, siya na nga yung nahirapan at lahat. Pag uwi namin ng bahay, gusto pa niya akong i-massage. Kasi sabi niya, Mami, alam ko pagod ka, ikaw yung i-massage kita. Sabi ko, ikaw nga yung nag-work eh. Ako nga, nakaupo lang ako dun. Ikaw yung umacting-acting eh. Tapos pag uwi, ako pa yung aasikasuhin niya. Hindi lang po nakikita ng iba yon, yung personality niya na yon. Kasi mukha siyang social, mukha siyang British girl na Inglesera na actually hindi po eh. Kabaliktaran po yun yung totoong personality niya. Dahil sa bahay po namin, tagalinis ko siya. Pagpagod ako siya, nagluluto, gusto nang magluto. Meron po siyang halaman na siya ang nagtatanim at mahilig sa halaman. Sobrang, pag nandito yung daddy niya, nandito yung daddy niya, hindi po dahil nanay niya ako, talagang siguro ang mga nakaka-witness din, pag kilala nila sa Sia, yun ang sabi nila na siya ay isang sweet na bata na napakabait. Dream daughter po talaga. Ikaw naman, Sia. Ikaw naman, Sia. Ang favorite ko kay Mommy, yung mga hugs ni Mommy. Every night na talagang pag hinahug niya ako, parang akong hinahug ng isang angel na sobrang comfortable, tsaka sobrang tight. Tapos, yung alam ko kung gaano ako lagi pinoprotektahan ni Mommy, lagi siyang nagpo-fight para sa akin. Para po siyang Mommy / guard / basta po marami pong slash eh, kasi po sobrang dami ni Mami. Kasi para po sa akin, ang isang nanay, a mother can take everyone's place, pero not everyone can take a mother's place. Para po sa akin, yun po talaga yung tamang quote para sa ngayon. Tsaka po, alam ko po ka na, hindi ko naisip yun ah. Kasi po, may hindi po ako gumawa ng quote, natandaan ko lang yung isang quote na ginawa ko na yun. So, gusto ko rin po kay Mami na palagi niya akong gina-guide sa mga gusto ko. She's always there for me to guide me to the right path. Tsaka palagi niya po akong sinusuportahan sa lahat ng ginagawa ko. So, parang gusto, yung pinaka-favorite ko rin pong regalo niya sa akin, yung CTR ring po, yung choose the right, because she told me that whatever I will do, sa lahat ng decisions ko, I will just look at my ring and always choose the right. So, parang sobrang supportive lang ni Mami. At yun po talaga ring. yung gusto ko po sa ugali po ni Mami. Sige, Sia, sabihin natin, diba, sa Sunday, Mother's Day na. Sabihin natin, walang lockdown, walang, pwede kang lumabas. Saan mo dadalhin si Mami or anong bibigay mong gift kay Mami mo? Si Mami po kasi kahit ang gusto niya lang naman po, nasa bahay lang po kami. Tapos sure naman po ako na kahit Mother's Day, gusto lang ni Mami sa bahay lang kami. Yung kompleto lang po kaming family, yun na po yung gusto ni Mami. Yung maramdaman lang po niya yung love sa Mother's Day. Tsaka dahil nga rin po, gusto ko rin po siyang dalhin sa isang favorite niyang restaurant para makain niya lahat. Kasi nag-iipon po talaga ako ng pera every may mga event para si Mami kapag ka Mother's Day or pag birthday niya, ma-order niya lahat ng gusto niyang pagkain. At gusto ko pong ma-feel niya na Japanese restaurant. Opo. Gusto ko, mahilig si Mami sa Japanese restaurant. And gusto ko pong ma-feel ni Mami na parang wala nang bukas na kailangan lahat na ng sayan makuha na namin lahat. Tsaka ginawan ko rin po si Mami ito dahil po quarantine. Ito pong fairy tale fruit cocktail.
So, ganyan po siya ka-sweet. Ayun po ha, ito isang patunay kung gano'n po ka-sweet. Ginawa niya po ako, sabi ko healthy dapat kami. Ginawa niya po ako niyan, tapos mamimili po ako sa kanyang mga menu. Ayun po, may mga menu. Meron pong blueberry avocado shake, avocado shake, blueberry shake, mango shake. Tapos meron pong mga salad. Basta nilagay ko po dyan yung mga gusto talaga ni Mami, mga salmon aburi. Tapos siya po talaga gumagawa niyan kasi nagpabili sa akin ng blender. Tapos nung nag-grocery po kami, gumawa siya ng list ng... Sabi ko, ba't ang dami yung pinapabili? Sabi niya, kasi Mami, pag gusto mo ng blueberry, gusto mo ng mango, meron lahat ng mga kailangan kong para sa ingredients, para gagawa na lang kita. So, papapiliin na lang po ako dito. Pagka alam niya yung pagod ako, Mami, gagawin ka ng smoothie, anong gusto mo, pili ka lang. Para ako ng sariling chef. Ganyan po. Sample lang yan, pero ang dami niya pong naiisip. Napaka-creative niya. Ang dami niyang naiisip. May mga voucher po ako ng... pag gusto ko ng manicure, pag gusto ko ng massage, gusto ko ng hairdo. Pipili lang po ako, binigyan niya ako. Meron ako mga voucher. Ibibigay ko lang yun sa kanya. Gagawin niya yun para sa akin. Ganun po siya. Sa facial basket mo. Siya. Yes. Since Mother's Day, anong gusto mong sabihin kay Mami? Mother's Day greeting. Mother's Day greeting mo kay Mami. Nasabi ko naman po kay Mami kung gaano ko na siya kamahal. Kaya siguro, lagi po kasi ako nagpapa-thank you sa kanya sa lahat ng mga hard work and everything na ginagawa niya for me. So, siguro this Mother's Day, magpapa-thank you na lang ako ulit sa kanya na, na lagi siya nandyan to support me, palaging ginaguide niya ako sa lahat at lagi niya akong hinahayaan sa lahat ng mga gusto kong gawin, pero ginagawa niya lang yung role niya as a mother. Lagi lang siya nandyan para i-guide ako. And para po talaga sa akin, si Mami po siya po talaga yung nanay na mahihiling ng lahat ng mga bata sa mundo. Kasi sobrang sweet niya po, sobrang cool, sobrang smart, at sobrang... Wow, sobrang po, lahat na po ng maisip niya sa isang best mom, nasa kanya na po lahat. Grabe yun. Hindi ko... Level mo, ah. Pia, ano na lang. Message mo naman sa mga mami na manunood nito. Sa mami, mga mami. Kung mga nanay na manunood ngayon, siguro po, just please support your child every time and just always support them. And hayaan niyo po sila sa mga gusto nilang gawin sa buhay kasi I think kung ginagawa nila yung something na that makes them happy, dun talaga sila mag-excel sa bagay. Ayun po, so, ayun po, feeling ko po kasi para sa isang mother, I think that's the most important thing na palagi nilang ikikip sa mind nila na hayaan lang yung mga anak nila sa mga gusto nilang gawin. Ayun po. Happy Mother's Day to all the moms! Okay, thank you. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Advance happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po. Mother's Day po. Thank you. I had a nice time talking to you. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye po. Okay, so that was a very, very special interview with Sia and Mommy Christy. Her Mommy Christy. And this has been the very special Mother's Day Special. Of Tribunal Spotlight. And gusto lang po namin sabihin na to all the moms out there, happy, happy Mother's Day and thank you for everything. To my mom. To my mama. My mama. Happy Mother's Day. Yes, happy Mother's Day po. Thank you. See you. See you soon. See you soon. To the next episode. Thank you po sa lahat ng mama, mommy, nanay, inay, mami. Kung ano man tawag sa mga mami nyo. So, ayun. Happy Mother's Everyone Day Everyone that has been a mother figure in your life. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. You guys are the best. And you deserve all the love. You deserve the world. You deserve everything. Everything. Thank you. Thank you. Bye-bye.